Meron na naman akong isang FB friend na nag-post. Actually, isa siyang OFW. Pero, syempre, naging OFW din tayo. Tapos, ako ay isa ding breadwinner. Kaya, somehow, nakaka-relate ako sa kanyang post. So, ang post ay, noong nangihingi din ng pera, yung kanyang kamag-anak, maya-maya yung chat. Ate, sana, ate, ganun ka padala, ate, bla 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 bla. So, yun yung rant niya sa Facebook. Guys, welcome back to my channel and for today's vlog, isang bagay na naman ng ating pag-uusapan na hindi pinapansin. Okay, so, ayun, ano bang bagay na yun? Kanina kasi, iba nga, nabanggit ko sa iba kong videos na hindi na ako nag, pag-login ko sa Facebook, hindi na ako nag-stalk doon sa iba-ibang friends. So, pag nag-login ako sa Facebook, diretso lang ako sa aking profile para yung lahat ng post na makikita ko ay post ko lang. Then, hindi na ako mag-stay longer sa Facebook kasi nga, nauubos yung oras ko. So, iniwasan ko yun. Yeah, literal talaga na iniwasan ko yun. Pero kanina, hindi ko siya naiwasan dahil siguro nga, na-bored tayo, wala tayong ginagawa. Kaya, napunta ko sa home. So, meron na naman akong isang FB friend na nag-post. Actually, isa siyang OFW. Pero, syempre, naging OFW din tayo. Tapos, ako ay isa ding breadwinner. Kaya, somehow, nakaka-relate ako sa kanyang post. So, ang post ay, noong nangihingi din ng pera, yung kanyang kamag-anak, maya-maya yung chat. Ate, sana, ate, ganun ka padala, ate, bla 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 bla. So, yun yung rant niya sa Facebook. Tapos, noong nagpadala na siya, hindi lang man siya naka-receive ng thank you ate, thank you, blablabla, wala daw thank you. So, literal na hindi niya alam kung natanggap niya yung pera. Ang masaklap pa dun, hindi siya magkakaroon ng idea kung natanggap na ba yung pera. Kasi nga, ang nagpadala ay ang kanilang driver. Nakisuyo lang siya sa driver nila para ipadala yung pera. Tapos, binigay sa kanya ng driver yung resibo, tapos, syempre, pinicturean niya yun at sinend doon sa kanyang pinadalhan. Ngayon, hindi niya alam kung natanggap ba yung pera kasi wala daw. So, it's like, parang 1 week na daw, hindi na kumontak sa kanya yung pinadalhan niya. Ayun, so galit na galit si ate. Kaya nag-rant siya sa Facebook at nabasa ko. So, ako naman, habang binabasa ko yun, parang nadurog yung puso ko kasi, syempre, nakaka-relate tayo dun. Alam nyo kasi, guys, kayo yung mga, sinusuportahan, hindi naman lahat, diba? Kayo yung nandito sa Pilipinas, tapos yung nagtatrabaho dun sa malayo, bakit hindi nyo man lang ma-acknowledge? So, hindi ko alam kung itong si FB friend, FB o FW friend na nag-rant sa Facebook ay nagsasabi siya ng totoo or baka gawa-gawa lang niya. Pero hindi ko ma-feel sa kanyang post na gawa-gawa lang niya kasi stress na stress siya. Nag-alalang-alala siya sa kanyang pamilya, alalang-alala siya kung paano na ba. Tapos, ang masakla pa nun, nung binasa ko ang kanyang Facebook, tapos ang pagka-chismosa sa katawan natin, tiningnan ko din yung mga Facebook ng kanyang kamag-anak. Kasi possible na yun yung pinadalhan niya eh. Updated naman, online, parang ganun. So, hindi online. Hindi kasi kami FB friend. Parang, updated yung post niya sa Facebook. Parang like, 1 hour ago nag-post. Bakit hindi niya man lang ma-replyan? O, diba? So, hindi ako sure ha, kung yun yung pinadala niya. Basta, yun yung nakita ko. So, kayo naman kasi guys, kayo na pinapadalhan, mahirap bang mag-acknowledge? Pagka-receive natin ng pera, mahirap bang ma-acknowledge na, oh, thank you, napadala ko na, wala kang kwenta, wag ka nang manggulo dahil ako na naman yung pera mo. Parang ganun. Hindi nyo ba kayang sabihin yun? Hindi nyo ba kayang kausapin yung taong nagmalasakit sa inyo? Alam ko, pera-pera lang yun. Pero, bakit hindi natin magawang ganun? Ayun eh. Kasi alam nyo, mahirap magtrabaho sa labas.
sa ibang bansa, lalo na kung domestic helper ka, lahat ng trabaho ay nasa iyo. Tapos, higit sa lahat, parang kapag nagpadala sila, dugot pawis nila yung pinuhunan para maibigay yung ating pangangailangan. Tapos, hindi nyo man lang ma-replyan ang taong yun. Though guys, hindi naman talaga ano ha, iba-iba naman yung tao. Iba-iba yung tao. May tao din namang ano, may tao din namang ayaw mapadistorbo. May tao din namang ayaw niya nang i-chat. Na yung may mga OFW naman na ayaw nilang magpagulo. May mga OFW na ayaw nilang magpagulo kasi busy sila, parang ganun. Pero bakit hindi niyo magawang bigyan ng time yung mga OFW na nagbibigay din sa inyo ng time? Imagine ha, wala silang kausap doon. Nakadepende lang sila kung sino yung online. Nakadepende lang sila sa inyo. Kasi kayo lang din naman talaga yung dahilan kung bakit sila nagsistay doon, bakit sila nagkatrabaho sa malayo. Bakit hindi nyo magawang ganun? Diba? Huwag nyo namang lukuhin, kumbaga. Gawin nyo namang tao, tapos yung deserve nila, ibigay nyo naman. Kasi nga, sila yung nagpo-provide ng pera. Ulitin ko, hindi lahat ng OFW ganun. May mga tao din na ayaw magpadistorbo, na kahit na umuwi na ng bahay, hindi makaalala sa'yo, na i-chat ka man lang, or magkwento kung ano yung nangyari sa buhay niya buong araw. Pero yung mga taong kagagaling lang ng trabaho, i-open yung cellphone, yung internet nila, yung cellphone na lang ang binabantayan, dahil binabantayan nila kung nag-chat ka, bakit hindi nyo magawang bigyan ng time? Hindi nyo kasi nga ma-appreciate kasi hindi nyo na-feel yung loneliness na naranasan nila. Kasi sila, umaasa lang sila sa mga balita-balita, sa everyday updates ng buhay nyo, sa bagay-bagay na nangyayari sa inyo, tapos sila din, ganun. Kaya kung napapansin nyo, yung ibang OFW, nililibang na lang yung sarili sa pag-TikTok, sa pag live-live, dahil ang lungkot-lungkot. Maswerte yung ibang OFW na nakayanan nila yung lungkot, nakayanan nilang tiisin yung kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas, na naghihintay ng chat nila, pero hindi din naman sinachat. Pero bakit hindi nyo magawang ganun sa mga taong nag-e-effort lang naman kasi guys, kung may taong nag-e-effort sa inyo, bigyan nyo ng pansin, bigyan nyo ng karapat-dapat na oras, bigyan nyo ng importansya. Yun lang. Kasi hindi naman mahirap yung hinihingi nila eh. Mas mahirap yung hindi akma yung communication nyo, kumbaga. Kasi ang sakit nun sa dibdib. Okay? So, kayo na nandito sa Pilipinas. Tayo pala na nandito sa Pilipinas. Ang gawin lang natin, bigyan sila ng time. Tapos kayo din naman na OFW. Hinihinay lang. Diba? So, para balance yung world. Dahil yung mga tao dito sa Pilipinas, may trabaho din. Pero, well, depende kasi yan eh. Kung ako yung tanongin nyo, kahit gaano pa ako ka-busy, basta may kapamilya na nasa labas, na OFW, bibigyan ko talaga ng time. Ako nga lang yung hindi binibigyan ng time eh. Kasi nga, less siguro, less priority. Yun. So, doon tayo eh. Doon tayo magaling. Sa pag tatanggap at hindi sa pagbibigay. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please click subscribe and pakihit na rin yung bell para ma-notify ka sa next upload ko. Bye! Eh, bakit nga pala ako gumawa ng video to? Hindi naman para sa akin yung post, hindi naman para sa akin yung rant. Pero alam niyo ba kung bakit? Kasi ramdam na ramdam ko yun eh. Danas na danas ko din yun. So, ganun lang. Ginawa ko lang yung video nito. Wala lang. Para lang din sana makarealize kayo na huwag niyo namang huwag niyong baliwalain yung mga taong ganun. Kasi bihira lang yung taong yun eh. So, yun lang guys. Bye-bye ulit.